May mga kasamahan ako sa work, mga taga North yun. Sobrang haba ng pila. Hindi na rin daw nasusunod yung social distancing. Tapos yung mga kasamahan ko naman na taga Cavite, sumakay sila ng van. Sobrang mahal ng bayad, 200 per head. Wow. Sumunod na lang tayo. Huwag tayong maging pasaway na Pilipino. Huwag maging matigas ang ulo. Yung biyahe namin pala guys mula Lancaster hanggang doon, dito sa Parañaque, isa lang nakita naming checkpoint. Isa which pa lang. Is yung na doon sa... dalawa, pero for close lang yung isang daan eh. Doon sa may tulay ng Sapote. Kailangan to guys, face mask. Yung community quarantine, yung mga checkpoint, parang martial law, di ba? Nakaka-stress kayo, dumadagdag pa kayo sa sakit ng ulo. Sanitizer. So what's up mga katoyo? Andito na naman ang inyong soy suspin at ang inyong sukaman. Nagbibigay tayo ng update tungkol sa kaganapan ngayon na nangyayari sa Pilipinas, which is yung community quarantine dahil sa bagong pandemic nga na dala ng COVID-19. So ayun nga guys, mas minabuti namin pala na mag-stay dito sa Parañaque kasi pareho kami, ang work base namin is nandito sa loob ng Metro Manila. Sa Pasay siya, sa Parañaque ako. Which is originally, tika dito naman talaga kami bago kami napalipat ng Lancaster, New City, Cavite. Ginawa namin yun para makaiwas na rin sa abala, sa stress na idudulot ng checkpoint kasi siguradong grabing traffic ang aabuti nun tsaka abala sa ating mga nagtatrabaho, di ba, sa malalayo tsaka mga motorista. Pero ang payo namin, makipag-cooperate kayo, sumunod kayo sa parang sumunod kayo sa tinakda nilang batas, ganun men. Sumunod na lang tayo. Huwag tayong maging pasaway na Pilipino, huwag maging matigas ang ulo, dahil at the end of the day, sa ikabubuti natin itong ginagawa ng gobyerno natin. Huwag na tayo tumulad dun sa mga nakikita natin sa Facebook na virus na ginagawa daw tong yung community quarantine, yung mga checkpoint, parang martial law, di ba? Nakaka-stress kayo, dumadagdag pa kayo sa sakit ng ulo. Nakaka-stress yung gano'ng thinking. Sa panahon ngayon, hindi natin kailangan ng gano'ng thinking, guys. Sino pa bang gusto nating magbantay sa checkpoint? Yung mga nurse, yung mga doktor? Tapos yung mga sundalo, dadalhin sa ospital. Paano kayo gagamutin? Konting isip na lang. Oh. Konting common sense na lang. Sa ngayon, wag muna tayo masyadong magpaka-politika. Although it's already there. Yan na yun. Pero, wag na sa ganong extent ng pag-iisip. Kasi hindi lawakan na lang natin yung pang-unawa tsaka pang-intindi nating mga as a person, as people, as the people of the Republic of the Philippines. Huwag naman kayo maging utak talangka, please, guys. Hindi natin kailangan ngayon. So, kahapon kami pumunta dito sa Parañaque. Today is March 16. Yep. So, kahapon, nag-start yung 30-day quarantine. And, saan tayo may nakitang... Yung biyahe namin pala, guys, mula Lancaster hanggang doon, dito sa Parañaque, isa lang nakita namin checkpoint. Isa which pa lang. Is yung na doon sa... dalawa, pero... for close lang yung isang daan eh. Doon sa may tulay ng Sapote, sa may Las Piñas, kasi kailangan namin tumagos from Bacoor papunta dito. Doon pa lang yung nakikita namin checkpoint, kahapon. Which is doon lang mismo sa ilalim ng tulay. So yung mga ibang daanan niya na paliko, yung pa U-turn, yung papasok pa lalo, hindi rin man nila hinarangan. Hindi naharangan. So parang feeling namin may nakakalusot. May nakakalusot at nakakalusot. So mas maigi siguro, mas higpitan nila. Kung gusto talaga nilang ma-prevent yung pagkalat nitong bagong pandemic na virus na... Pero yun yung kahapon. So ngayon, hopefully, mas humigpit na. Kasi kung sana. Yun talaga ang point, yung para maiwasan natin yung pagkalat pa ng virus, sana mas madagdagan pa. Kaya nga guys, so ayun nga, ngayon, ihatid ko muna siya sa opisina nila, which is dun sa may Pasay Rotonda. Magbibigay tayo ng update clip ng... ano tawag dun? Parang pagbiyahe sa labas. Parang biyahe namin na yung experience namin sa biyahe ngayon, kung kamusta ang pagbiyahe.
Sa total, may EDSA rin yung madadaanan namin. Mm-hmm. So, para updated din kayo, guys. So, tingnan natin. So, paano nga ba natin mape-prevent ang ganitong klaseng sitwasyon? Meron kami mga sample ng chorba-chorba lang dito na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw, di ba? Yung mga pwede natin dalhin sa bag natin kung papasok. Gaya ng to. Kailangan to, guys. Face mask. Yan, may pangalan pa. Kasi nga, ngayon, may nabasa ako sa Facebook. Di ko lang din alam kung totoo, which is... Pero prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Ang COVID-19 daw is... Ano na, nag-i-stay sa air for more than 3 hours ata. So, much better talaga kung babiyahe kayo, papasok kayo, magbabahan kayo ng face mask. Importante yan, guys, ha? Huwag niyong kakalimutan. Wala kasi kami noon, isa pa yung gloves, yung latex gloves, yung latex gloves. Para kung ever naman na humawa kayo sa mga bakal, yung mga pinto, yung mga stainless chorba, handrails. Lahat. Kasi matagal daw mabuhay dun yung virus, lalo sa mga stainless, plastic, basta ganon. So, ingat kayo. Lagi kayo mag-sanitize. I'm not a scientist, nabasa ko lang ha. So, nasa inyo pa rin yun. Mag-research na lang din kayo para sa safety nyo. Kung maaari, kung makakabili kayo ng ganun, yung mga latex gloves, gamitin nyo kung lalabas kayo. Tapos, siguro doon yung kada hahawa kayo or something, make sure na mag-hand wash kayo. Hugasan nyo maigi yung or kamay mo. Or sanitize kayo kapag bumibiyahe, syempre walang water. Sabi nga nung doktor, di ba, yung sa nababasa natin, yung mga share din, pinaka-effective daw na pangtanggal ng, para hindi ka mahawahan is yung hand wash. Kasi, oo, ito yung pinaka-most na nagagamit natin pang contact, di ba, sa lahat ng bagay, kung kanyang tao. So, iwasan yon. Pag naghugas, syempre, gamitan nyo na rin ng sanitizer. Kada hugas, mag-sanitizer kayo para mas napapatay nyo yung virus. Mm-hmm. Tapos pala, guys, yung mga nag-hoard, isipin nyo din yung mga ibang taong bumibili. Gigil nyo ako. Para safe din sila. Kasi nga naman yung logic dun, kung inubos nyo na paano naman sa mga sila? Nag-hoard, kung inubos nyo na, paano pa sila magiging safe? Hindi para lalong kakalat pa yung virus. So, mamigay din tayo. Tapos ibibenta ng double, triple pressure. May ganyan pa. Ang sarap yung... Okay lang sana kung nag-hoard kayo, tapos binenta nyo, tapos sa murang halaga. Or sapat lang, din, kung nagdagdag kayo, siguro mga dos lang, huwag nyo nang doblehin yung presyo. Madaming ganyan. May nakita nga ako guys sa Facebook, yung alcohol swap daw sa cellphone, tsaka sa motor, hanip na yan. Nakabad trip. Tapos, wala talagang mabilhan ngayon. Ako, nag-ano pa ako, nag-message pa ako sa kapatid ko, taga Laguna pa yun. Sabi ko, baka meron pa siyang... alcohol, kasi sa kanila parang wala pa namang naka-state na na case. So sabi ko baka meron dyan. This was before quarantine. So sabi ko, padala ka na lang, padalan mo kami ng alcohol, 70% solution. Tapos ngayon, medyo problema namin kasi hindi naman din siya maibiyahe pa kasi baka hindi rin makapasok ng Metro Manila. Mm-hmm. So parang point dun is, wala na talaga dito sa Metro Manila mabilhan. Kahit sa probinsya namin, wala pa ding case daw doon, pero para may mga PUI, pero ubos na rin. So kami, mga dito sa Manila, hindi kami makapagpadala doon. So kahit man lang sana dalawa or tatlo, wala na kami mabilhan. So, ugali nyo, mga hoarders. Ingat. So getting back, isa pa nga, lagi kayo magbabound guys, maglagay kayo ng lalagyanan nyo. Para may pambawan kayo sa school, wala namang pasok. So work, guys. O kaya pag bumabiyahe kayo, ganyan. Kung malaki yung alcohol nyo, lagay nyo na lang sa maliit na bote. Sa spray. Mas maganda yung naka-spray, guys. Kasi parang sapat lang yung ding lumalabas sa... yung magagamit nyo. Compared dun sa ibubuhos yung ganyan. Kasi parang sobra-sobra naman yung magagamit. So dito parang tipid yung gamit nyo. So ayun nga, guys. Lalo na kung... Recycle. Medyo hindi maganda pakiramdam nyo, sa tingin nyo, mag-stay na lang muna kayo sa bahay. Diba? Like, importante nang hindi kayo kumita kaysa yung buhay nyo naman ang masira, diba? Yung mawala. So, ayun nga, lalo na yung may mga ubo na babaheng. Tips lang, pag uubo kayo, siguro doon nyo naman naka-covered yung mga bibig nyo. Pag-hatching kayo naka-covered, pwede nyo gamitin to. Wow! Parang ganun na.
Gamitin niyo yun, guys. So, kaya make sure na may dala kayong towel or handkerchief para i-cover pag mag-i-sneeze kayo or cough. Pero ito talaga the best. Tapos, always sanitize after. Oo. Or pwede rin naman dito sa loob ng ano, para sigurado na sa loob lang ng katawan niyo yung tapos, ano, pag ano, ako, ito sinigot pag ano, sinabihan ko siya, pag uwi kami ngayon, parang kailangan talaga sanitize, palit lahat ng damit. Tapos, nung naglaba ako kahapon, ay, Sabado ba yung kahapon? Nung naglaba ako last time, binuhusan ko naman ng mainit na tubig yung mga damit namin. Kung meron kayong mga disinfectant na pwede sa damit, ihalo yung din sa mga clothes nyo. Pero more on detergent naman daw, kaya niya patayin yung virus, sabi sa research. Pero ako lang para safe lang kasi nga yung virus na mamatay siya sa init. So ano pa bang pwede natin gawing prevention, precaution para hindi tayo makasagap ng virus nito, which is yung vitamins. Siguraduhin nyo na vitamins. Wow, ayaw. So, siguro din yung inom kayo ng vitamin C. Kasi, isa daw yan sa effective vitamin way. Tapos para yung mga, ma-prevent. Yung mga fruits. Fruits. Yan, magkakain kayo. Saging, oranges. Sa ngayon, hindi namin pa na-try bumili ng fruits. Pero, baka mahal. Yung peras na binibili ko before, 25 na yon. Yung mga mansanas, 25 na yun. So, hindi namin sure. Feeling namin, baka mas nagmahal. Ganyan. So, ayun nga guys. Napakita na namin, na-share na namin sa inyo yung mga ideas namin kung paano ba ma-prevent yung pagkaalat nito. So, ayun pa rin pala, yung social distancing, huwag yung kakalimutan. Mas maigi yun, huwag na maging matigas ang ulo natin, please. Para sa atin to. Isipin nyo guys, yung Macau, natalo nila yung virus na to. So, what more tayo pa, di ba? Sa kanila, wala na atay, di ba? Nababasa ko. Dahil nga, ano nangyari sa kanila? Yung last patient nila na POI negative. Negative na. So, maging masunuri na lang tayo sa pinapatupad na batas ngayon na para sa kabutihan naman natin. Okay, guys? So, ayun nga. Mag-TikTok na lang daw kayo. Libutin nyo yung bahay nyo. Baka wala pa kayo na pupuntahan dyan na hindi nyo alam. So, ayun nga. Ihatid muna natin si Madam Toyo. Tingnan natin yung sa labas ngayon kung ano. Mag-update tayo ng biyahe natin ngayon para aware din kayo sa first day. Ngayon pala talaga yung total. So ano, ngayon yung pinakauna talaga kasi Monday ngayon eh. Monday, tama. So far, ano oras na ngayon? Mag-8 na. May mga kasamahan ako sa work, mga taga north yun. Sobrang haba ng pila. Hindi na rin daw nasusunod yung social distancing. Tapos yung mga kasamahan ko naman na taga Cavite, sumakay sila ng van. Sobrang mahal ng bayad, 200 per head. Wow. So, isa ito sa mga epekto ng 30-day quarantine since may pasok pa din yung ibang establishments kagaya namin sa kayong ibang tao. Sa mga jeep kahapon nung bumabihay kami, kahit sa Basa Lancaster, napansin ko na konti lang yung laman. I think isa nga siya sa nila, social may distancing. Tsaka yung jeep na mga nakita natin. Parang bawat konti lang yung laman. Yung normal na passengers na capacity kaya nila, 50% na lang ang pwedeng isakay ngayon. So, kalahati na nga lang. Kasi social. Napansin talaga namin yun. Parang ganito na kalayo yung mga tao. Tapos parang 6 na lang, 8 na lang yung laman ng jeep. Yun. So, ano na? Which is hassle talaga kasi kahit pa sabihin mong ilan lang yung may pasok, pag pinagsama-sama mo yung mga tao, marami pa rin. And talo pa rin kasi sa mahal ng pamasahe. Lugin-lugay kung sweldo nyo, minimum lang. Tapos pamasahe nyo, one-way 200. Nako, abonado pa kayo. Tapos from Cavite, yung checkpoint is, ano, sa may toll gate daw. So, yun. Pinapasok atang. Face mask kasi, guys. Yes, guys, huwag nyo kakalimutan, okay? So, ayun na nga, alis na kami, babatchi na muna kami, atid ko muna siya para makita nyo rin yung sitwasyon sa labas, okay? So, let's go! Thank you.
Nagbabalik tayo, naihatid na natin ng ating Madam Soy Sauce. So, na-experience pala namin sa biyahe namin, nakita nyo naman doon sa video clip na pinakita natin kanina, which is yung sinasabi nila na dapat na may space, di ba, sa mga pampasaherong jeep or pampasaherong bus, kahit anong pampublikong transportation. Okay naman siya, may mga karamihan sumusunod dun sa bagong rules na dapat may pagitan yung bawat passenger, pero meron pa rin kami nakikita ng mga pasaway na siksikan. At doon nung dumaan kami sa may tambo, may mga militar pala doon kanina. Saludo kami sa inyo sa servisyo binibigay nyo sa mamamayan natin. Sinisita naman nila at kami nasita rin lahat ng may angkas pala, guys, dahil lang sabi nila ipapatupad daw bukas na bawal na yung may angkas. So makinig tayo, maging masunurin na lang tayo. Uulitin ko, bawal daw ang may angkas, sabi nila. Mga naka-uniform yun, mga nagsiservisyo sa bahay natin na militar. Ang sabi naman nila, yung pag may mga asawa daw, i-clarify muna nila dun sa taas, nakakataas kung papayagan ba. Pero as of now, starting tomorrow, bawal na daw yung may angkas. So, ayun nga. Sana na nakatulong tong video na ginawa namin, na nakapulot kayo ng aral. Sana naman matauhan kayo na huwag gawing biro ang nangyayari ngayon sa atin, at matutunan na tayo sumunod. Mag-stay kayo sa bahay nyo, wala naman kayong gagawin, wala kayong trabaho. Mas maigi pa na ikutin nyo na nga lang yung 4 na sulok ng bahay nyo, kung ilang sulok man meron. Kung may mga importante naman kayong lakad, make sure na may mga dala kayong IDs or proof. Halimbawa, lalabas or papasok kayo ng Metro Manila para iwas sa bala na lang din. So, ayun nga din talaga. Lagi lang tayo mag-iingat. Make sure na lagi kayo naghuhugas ng kamay. Sanitize nyo yung mga sarili nyo kung uuwi galing kayo sa labas at uuwi kayo sa mga bahay nyo, para sigurado ligtas din yung mga uuwihan nyo, yung mga pamilya nyo. So, hanggang sa muli! So, ayun nga. Magpapaalam. Dito na lang namin tatapusin ang video na to. Kita-kits tayo sa susunod na video.